Island, Pangasinan! Named after the legendary warrior, Princess Urduja, this place shelters the provincial governor who serves the general public decades after decades. But more than just a residence, is a tale that is up until today is a mystery yet to be unfolded. A painting of Princess Urduja by Romeo Mananquil welcomes visitors upon entering the building. Para naman sa mga gusto makita ang painting na gawa ni Antonio Dumlao, matatagpuan ito sa Bengson Yuson Ancestral House. During the term of Governor Juan de Guzman Rodriguez, noong 1953 yon, siya yung nagpagawa ng ating Urduja House or Urduja Palace for some. So itong Urduja House, ginawang official residence din ng Provincial Governor Pangasinan kasi napakalaki nga ng probinsyang Pangasinan. 3 cities, 44 towns, karamihan sa mga governors natin, they came from far-flung towns of Pangasinan. Ang mga gobernador natin, they kept to the tradition na merong madaling puntahan ang mga tao pagdating dito sa capital or itong provincial government complex dito sa Maylingayen. Throughout the years, yung mga governor of Pangasinan, they maintained that tradition. So hanggang ngayon, si Governor Ramon Monmonguico, nagkakaroon dito ng mga meetings, mga official functions kung saan tinatanggap niya yung mga bisita po natin sa Pangasinan at yung mga gustong makipag-ugnayan sa ating provincial government. Nagiging madali para sa mga gobernador ng Pangasinan na nandoon siya sa isang accessible na town or lugar like the official residence of the governor of Pangasinan na itong Urduja House. Si Urduja, pinangalan ang ating official residence na to after the legendary warrior princess of Pangasinan, si Princess Urduja. So here in Pangasinan, we claimed her. She is said to be a legend kasi yung travel accounts ni Iban Batuta, for some, sinasabi na literary work ito. But for us in Pangasinan, Urduja is the symbol of strength and leadership. Up to now, she is a very strong symbol for many Pangasinenses. Urduja House, with its Balinese-inspired structure, is a shelter where history, tale, present, and the future forge into one solid architectural site that shows solidarity.